hello, Sir Archery Pineda. Stay blessed. At maraming salamat sa pagkakataon na matry ang inyong pinagmamalaking archery. Oh, diba? God bless. Hello guys, what's up? Nandito na naman tayo ngayon syempre uli sa MM Cruz. Ayan, MM Cruz Bicycle Trading dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. 100 meters lang yan from Joner's Supermarket, yung crossing ng Lulumboy, Bukawi. Ayan. So magbabike check tayo ng Spunker. Ayan. Anong Spunker nga ito? Spunker Journey. Ayan. So bago ang bike check guys, nabubula na tayo. And bago ng lahat guys. Yeah, wala na tayong intro guys. Diretso tayo sa Spunker or bike check ng Spunker Journey. Guys, ito yung ibabike check natin ngayon. Ang Spunker Journey A 7.5. Ayan, meron pa talagang 7.5 eh, no? Ayan, sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Glossy red. Ayan, ganda na ito. Black red. So, tugma ang kulay. Dito tayo, simulan natin sa kanyang head tube. Uy, diretsyon-diretsyo. Unat na unat ang ating head tube na may logo dito ng Spunker. Ayan, no? Uy, nakita nyo yung price. Uy, hindi na suspense. Ayan, nakita na. Ayan, may logo. Hindi ko alam kung ano to. Maraming triangle. Pag kinapa mo to, makinis. So, makinis yung kanilang design dito, yung decals. Dito sa top tube niya, may makikita tayo ditong Journey A7.5. At hindi to sticker yung warning na nakikita nyo. Ayan, lifetime na nandyan yung warning na yan. Ayan, oh. So, ang kinis na to, guys. Parang naka-top coat. O, ayan, oh. At dito sa ilalim walang nakalagay. Ayan, walang nakalagay, malinis. Na aluminum alloy 6061 ang ating frame na 27.5. At dito sa down tube meron pa curve dito, ay pa bend. Internal cabling dalawa. Ayan, internal cabling dito. Uy, tatlo pala internal cabling, guys. Oh, wow, ganda nito. Internal cabling tayo, tatlo. Ayan. Dito sa down tube, may makikita tayo syempre yung kanyang brand na Spunker. Makinis pa rin to. Ayan o. Comfort hardtail geometry. Ayan. Dito flat, medyo bladed dito sa ibabaw. Medyo bladed. Then, pa-square na rito. Ayan, pa-square. Galing. Galing ng pagkakadesign dito, pa-square. Tapos, pa-bladed dito. Ay, sa galing ha. Dito sa ilalim, ayan, may makikita ka rin Spunker. Tapos logo. Oh, galing na pagkaka-design talaga rito. Tingnan mo, lapad dito. Then dito, flat pa ano rito, bladed talaga. At syempre, tingnan natin kung saan dumaan ang kable na internal. Ayun, nasa ilalim oh. Dalawa. Isang RD, saka isang preno. Ayan. At syempre, FD pala yung isa. Dito lumabas yung wire. Ayan, FD. Okay. At syempre, hindi mawawala ang lalagyanan ng malamig na beer. Ayan, sarap niya, no? Ito dito. O, di ba? At hindi mawawala ang mga uod ng pagkaka-welding dito sa kanyang bottom. Ang tawag dito. Bottom bracket, yung pinaglalagyan. At dito sa kanyang seat tube. Ayan, may lining lang na gray and black na may nakalagay na 27.5. At mga uod ng pagkaka-welding. Tapos ito, sticker to, guys. Yung Spunker. Ang size nga pala niya guys ay 15.5. Kung ako nagkakamali, small. Small lang ating frame na 27.5. At ito, seat stay flat. Flat. Ano to? Flat. Parang flat bar. Ayan o. Oh. Square bar ba yung flat bar? Tapos meron ditong tornilyohan para maglalagay ka ng bike rack.
Tapos dito, Tapalodo. So, may bridge yan. So, pag tinignan natin sa taas, may korte. Sexy. Sexy yung ating seats tayo. Pa-curb. Ayun, may hulma. At ganun din sa kanyang, chainstay. May konti talaga. Sexy to. Yun, oh. Oh, di ba? Dito dumaan yung wire ng RD. Ayan. Oh, di ba? Oh, di ba? Di ba? Di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya, guys, may manual lockout. Tapos, preload. Bakal ang ating crown. Ah, nakalimutan ko, guys. Integrated ball bearing ang ating head tube. Ayan. Pahabol. Pahabol, ha. Pahabol. At bakal ang ating arc. Bakal ang lower na may sticker na spanker. Ayan, sticker yan. Tapos, 120 siguro to. Guys, haba, oh. 120mm. Na stanchion. Haba to, mahaba. Ayan. At ang kanyang hubs, bakal. Bakal na ball bearing type. Tapos, quick release. Ayan. At bilangin natin ang tasbu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang tasbu ng ating hubs na bakal. Tingnan natin kung may tatak. Ayun, walang tatak. Ayan. Bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim. Nagawa yan ng spanker. Ayan, may sticker dito. Spanker. Siguro mga 25mm to, guys. Eto, alloy. 6061. Double wall alloy. Ayan, oh. At gulong. Tingnan natin kung may tatak. At ano ang size. So, wala siyang tatak, guys. Wala rin siyang size. Wala, guys. Wala. Eh, tingnan natin sa kabila. Tingnan natin kung nandito yung size. Nagtatago lang yan. Hanapin natin. Wala. Ayun. 27.5 by 2.3. 2.3 ang lapad ng ating gulong. Ayan, fast rolling. At dito tayo sa kabila. Ayun, bakal pa rin na hubs. Bakal na hubs na quick release. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ayan, 32 ang tasbo natin ng hubs na bakal, quick release. Bakal ang ating spokes. Double wall alloy na rim na mayroong sticker na spanker. Ayan o, 20mm siguro to or 25. At ang ating gulong ay 27.5 by 2.35. Ayan, yun ang pagkakatanda ko. Ayan, tama ako, 2.35. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Ang cogs niya, guys, ay threaded. Kung hindi ako nagkakamali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed. Kung hindi ako nagkakamali, 14 or 15 teeth ang pinakamaliit, basta threaded. Tapos 28 yata itong pinakamalaki. O, yun. Tama ako sa taas. Then dito sa baba, medyo nag-aalangan ako kung 14 or 15. May iba kasing threaded na 14, may ibang threaded na 15. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang RD. Medyo malikabok lang, guys, ha. Ayan. Ang RD natin ay Senza MX7. So, ibig sabihin, 7 speed. Ayan, oh. At dito tayo sa kanyang kadena. Ang kadena niya, guys, ay narrow, nakalagay narrow. Ayan, narrow FSC. FSC. At ang kanyang crankset ay spanker. Plastic, may plastic dito na ayan, itong nakikita nyo na may nakasulat na spanker, plastic yan. Then sa loob, andun yung crank arm, bakal 170mm, square tapered. Tapos ito yung chainring nya, mayroong plastic din na protector, pwedeng tanggalin yan. Bakal lang ating chainring na tatlo. Kung ako nagkakamali, 24, 34, 42 teeth yan. Ayan, ayun, 42 teeth nga, oh. Yung F din natin, R&R, 42 teeth. Ayan, tama tayo. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, guys, alloy. Ang seat post niya, bakal, gawa ng spanker. Kung ako nagkakamali, 27.2 to. Tapos, ang kanyang pedal, tick plus. Ayan, tick plus yan, na ball bearing. Ayan, ball bearing ang ating pedal na tick plus. At ang kanyang saddle, ayun, may bukol. Ay, may bukol dito. Spanker. Gawa ng spanker. Matigas ang foam. Ayan, matigas. At medyo makapal ang kanyang foam.
Ayan. Pero flat banda dito. Flat na dito, banda dito. Medyo manipis dito, dito makapal. Medyo nagpapalambot sa kanya kasi dito parang may parang nagmumukha siyang spring. Ayan oh. Pwede na to, guys. Mahaba. Haba dito, haba oh. Ingat ka, baka matusok kanyan. Tapos maliit lang ang kanyang ano dito, pisngi ng apwet. At meron siyang kanal, daanan ng ihi. At meron siyang curb dito, daanan naman utot mo yan. Ayan o. Oh. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Yung haba ng handlebar niya, guys, sinukat ko, 710 ang haba ng ating handlebar. Nagawa yan ni Spanker. Ayan. Bakal nga pala to. Bakal ang handlebar. Tapos ang ating stem, guys, gawa pa rin yan ng Spanker. Alloy yan. 90mm. Medyo mahaba. At syempre, ang ating headset ay gawa ng Gresta. Ayan, nakikita naman. Tapos alloy ito. Ang spacer natin, dalawang 10mm. Ayan, dalawang 10mm. Ayan. At dito tayo. Maganda yung ano niya, guys, o grip niya. Parang meron ditong fins. Tapos may lock sa outside, may lock sa inside. Ayan, medyo malambot na to. At syempre, hydraulic brakes na siya na gawa ni Logan. Ayan, o, preno to ni Wolverine. At sa kabila, ganun pa rin, Logan, na hydraulic brakes, caliper, tapos grip na malambot na meron dalawang lock, harap outside and inside. Tapos ang shifter niya, guys, parehas na Senza. Senza MX-7 at Senza MX-7 na 3-speed. Dito naman, 7-speed. Ayan, at punta tayo sa kabilang side ng bike. Syempre, makikita natin doon yung kanyang rotor. Ang rotor niya, guys, 160mm na walang tatak. Ayan, walang tatak yan. At syempre, Logan na caliper na naka-IS mount. Ayun, IS mount na siya. Ayan, gustong-gusto ko ng IS mount. Para kapag na-lost thread, hindi ka na magpapalit ng frame o kaya fork. Sa likod naman, oy, ganda nito, naka-IS mount na caliper. Ayan, yan ang hinahanap ko. Nakakatakot kasi pag post mount eh, pag na-lost thread, palit frame ka. Siyempre, caliper natin, Logan. Uy, may nakalagay 2012. Para saan kaya yung 2012 na yun? At ang rotor natin, guys, ay 160mm. Ayan. Nawalan tatak. 160mm. At dito, ang kanyang crank arm na gawa pa rin ng Spanker, square tapered, plastic to. Bakal yung nasa loob. 170mm. Ayan. Sa palagay ko, guys, wala na ako nakalimutan dito sa ating pagbabike check ng Spanker Journey A7.5. So ayan, guys, ang ating bike check video ng Spanker Journey A7.5. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng nakalimutan ko na 11,500 pesos lang. Dito lang yan sa MM Cruz Bicycle Trading. Ayan, ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gustong mag-avail ng kanilang bike or sumadya dito sa kanilang bike shop. Ayan, no? Daming bike dito. Oh. Oh, di ba? So, kung nagustuhan mo ang video, guys, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo dun sa ating bike check na Spanker Journey. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Oh, dami bike. Daming parts dito, guys.